Magandang araw mga ka-channel. Ito bagong balita mula sa DepEd at sa House of Representatives mga ati at kuya. Pinag-uusapan ngayon na posibleng ibalik sa June, sa buwan ng June, ang opening of classes ng mga public schools po dito sa ating bansa starting school year 2025 to 2026 mga ka-channel. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito ha. Ano ba ang mga preparations for the gradual return to normal ng opening of classes po natin at bakit po na move to August dati yung normal opening of classes na June mga ati at kuya. Kung hindi ka pa subscriber, please huwag pong kalimutang pitikin ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated dito sa video ng Kuya M Channel. Ayan, posible po na magbabalik na sa June, sa buwan ng Hunyo ang opening of classes po dito sa mga public schools ng ating bansa starting school year 2025-2026 mga ka-channel. Sa kasalukuyan kasi ay August yung pagbubukas ng klase the past few years dahil po yun sa during the pandemic at saka sinasabi kasi ng mga eksperto na yung June opening of classes ay hindi maganda para sa mga estudyante kasi nga ito ay nasa monsoon season or yung panahon ng bagyo mga ate at kuya. Pero ngayon ay posible na na ibalik na sa normal base po yan sa mga pag-aaral ng mga tauhan ng DepEd at pati na po sa House Committee on Education dyan po sa ating House of Representatives mga ate at kuya. So kung matutuloy po ang pagbubukas ng pagbabalik normal ng opening of classes sa buwan ng June, hindi po sa taon na ito mangyayari yun mga ka-channel. Ang tinatarget po ng DepEd ay 2025-2026 na school year. Pero meron po silang gagawing adjustments for this year mga ati at kuya. Halimbawa, instead na 60 days ang school holiday ngayon after sa school year 2023-2024 ay gagawing 15 days na lang mga ka-channel para magbubukas sa July 29 itong school year 2024 at 2025 mga ate at kuya. No? So, imbis na dalawang buwan po yung break ng mga kabataan natin, lalo na po sa public schools, para po pumasok tayo ng June sa 2025-2026, ay dapat pong i-adjust nila yung number of days na walang pasok, yung break from 60 days to 15 days na lamang mga ka-channel. At ang target po nila sa taong ito ay magbubukas sa July 29. Kapag nagbubukas naman sa July 29 mga ate at kuya, pagdating po ng 2025 ay magbubukas sa third week of June ang pasukan. So, paunti-unti na siyang babalik sa normal. Kasi usually, sa kapanahonan natin na first week of June, second week of June ay opening of classes mga ate at kuya at ang bakasyon natin noon ay March, April, May, June o March, katapusan ng Marso at before sa Holy Week yun, nabibreak na po tayo mga channel. Ang nangyari ngayon ay kahit na Holy Week, although holiday yan, babalik pa rin sa paralan after the Holy Week yung mga kabataan natin para ma-fulfill yung 180 days na kailangang i-fulfill ng mga eskwelahan. So, yun na nga. Kung talagang ibabalik sa 2025-2026 school year, ay magbubukas po ang klase sa taong ito sa July 29. Maikling break lang po yun kasi alam ko mga July din yata yung school break natin no kasi dapat magbubukas ng August the past few years kasi August na nagbubukas mga ka-channel. Ayan, so 15 days lang ang break ngayon. Di natin alam kung ilang days yung break next year. Pero talagang i-adjust po yan ng DepEd para po babalik na tayo sa June na opening of classes mga ate at kuya. Ayon naman sa DepEd, ayon naman sa Congress na ito pong 60 days na break dapat ng mga estudyante, hindi lang ng mga estudyante pati na rin ng mga guro, mga ka-channel ha, kasi
Alam naman natin na talagang marami mga guro na talagang ina-anticipate itong 60-day na break, school break, no? Para naman makapag relax si ma'am, makapag-chill, no? Makapagtanggal ng stress mga ate at kuya. Ayon naman sa DepEd, kung ika-cut nila ang school break, ay i-credit naman ito sa service credits ng ating mga mahal na guro, mga ate at kuya. Konting sakripisyo. Pagkatapos naman ito, siguro mga 2 years yata, no? Kasi this year, 2024-2025, at saka 2025-2026. So, the year after that, siguro talaga magbabalik na sa June ang opening of classes at matatapos naman ito sa bandang huli ng March. So meron po kayo ulit na 60 days na school break, mga ate at kuya. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig dyan sa Kongreso, no, ayon po sa PAGASA, ang pagbubukas po ng classes sa June ay ibig sabihin po ay babalik po tayo sa panahon kung saan mas marami ang pag-uulan during school days kasi yan yung rainy season natin, eh. July, August, September, October, November, December, yan yung mga rainy season, mga ate at kuya. Pero ang pagbubukas kasi ng August natin ayon sa PAGASA dati ay para hindi masyadong mainitan yung ating mga estudyante kasi sobrang napakainit ng panahon during summer, mga ate at kuya, no? At may mga panahon na nag-aaral pa yung mga estudyante natin sa mga time na yon. At ngayon naman, sabi ng PAGASA ay although mas marami ang pag-uulan na ma-anticipate sa pagbalik ng June, ay kukunti naman yung mga months na may El Nino or yung mga hot season na sobrang dati ay naka-create talaga ng ilang cases of heat stroke, yung pagkasakit ng ating mga kabataan. So, although mas marami ang wet days, yung mga araw na uulanin ang ating mga estudyante, kukunti naman yung mga araw na sobrang maiinitan po ang ating mga mahal na mag-aaral. If you remember it right, if I remember it right, may panahon po a few months back na talagang inagahan ang pagbukas ng oras, no? Ang pag-start ng klase, mga ka-channel. Mga 5 o'clock, 6 o'clock yata, nag-start na ang pasukan dati para pagdating naman ng 10, 11, 12 ay makapag-break na yung mga bata at hindi sila masyadong mainitan. So, ngayon, kapag babalik na po sa June, ibig sabihin ay di na masyadong maiinitan ang mga anak natin o yung mga estudyante nyo. Subalit, kailangang maghanda na rin sa rainy season. So, maghanda ng payong, ng mga kapote, maghanda sa mga pagbaha. Kung talagang ibabalik na po sa regular month of June ang pasukan, mga ate at kuya. Ayan. Dati, nung bata tayo, talagang hindi pinag-uusapan kung kailan ang pasukan. Kasi alam natin, June talaga magbubukas at matatapos sa March naman, mga ate at kuya. Di natin inantala dati yung init ng panahon, yung mga bagyo. Basta makapasok tayo sa ating paaralan, mga sa channel. Pero ngayon iba na kasi ang panahon, no? Yung sunny days natin talaga sobrang init talaga. At yun namang mga rainy seasons natin sobrang talagang ulan ang lalakas, mga ate at kuya. Ito na yata yung tinatawag nila na climate change. Kaya ngayon kailangang pag-aralan mabuti ng DepEd, ng PAGASA at ng ating mga lawmakers ito pong days na pupunta sa paralan ng ating mga anak. Kasi kapag masyado namang may pag-ulan o may bagyo, of course, affected naman yung school days ng mga anak natin. Kasi ika-cancel yung mga klase, ika-cancel yung mga activities. Pero kailangan talagang i-make up yung 180 days. So, ang mangyayari, suspended ang klase, for instance, kung sa Monday kasi malakas yung ulan. Pero kailangan i-make up ng mga anak natin dyan sa Sabado. So, talagang kailangan ng make-up class
para makuha yung ma-fulfill yung 180 days na requirement, mga ate at kuya. At during naman sa init ng panahon ay talagang sobrang init na ngayon, ano? At talagang lumalabas yung mga nagiging sakitin ng mga anak natin. Nandyan yung ubo, yung mga lagnat dahil sa heat stroke, mga ate at kuya. So hopefully, itong pagbalik sa June ay magbabalik naman yung normal na schedule ng ating mga kabataan. As far as I know, mayroon pang mga paaralan ngayon na nag-hold ng classes ng ano, no? Parang hinahati-hati yung classroom, like for this sa klase na ito ay hanggang 12 noon lang, and then yung isang klase naman ay sa afternoon, mga ate at kuya. I don't know kung ano ang mangyayari pag regular na po na babalik sa June ang pasukan natin. At tanggap po ba ito ng ating mga mag-aaral? Tanggap po ba ito ng ating mga guro? Tanggap po ba ito ng ating mga magulang? Kung kayo po ay isang estudyante, isang guro, or isang magulang na nanonood ngayon, ano ba ang sa tingin mo itong pagbubukas ng klase sa June? Makaka-apekto ba ito sa pag-aaral ng mga anak? Makaka-apekto ba ito sa trabaho natin, mga guro? Makaka-apekto ba ito sa mga magulang? Ano po ba ang iyong comment tungkol po dito? Sang-ayon po ba kayo na ibalik sa June or sa August na lang po ang pagbubukas ng klase, mga ate at kuya? Yan. Kung hindi ka pa subscriber, ha, please don't forget to hit the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated dito po sa Kuya N Channel. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video. Take care.